Hello guys! Welcome back to my channel, Romaline's Food Vlog. For this video guys, magluluto ako nitong pork ribs afritada. So samahan niyo ako guys, let's start cooking! And so, here's our ingredients para sa ating gagawing dish for today's video. So, ayan na nga yung ating pork ribs, meron yung green peas, bell pepper, potato, saka yung ating carrots. At syempre, yung ating iba pa mga pang saute. So, ayan. So, lalagay ko lang dito sa pressure cooker yung ating buto-buto. So, palalambutan lang natin siya, guys. Papakuluan natin siya, syempre, with other pampalasa. Ayan. So, naglagay na nga ako dyan ng vinegar. And then, yung ating soy sauce. Nilagay ko na nga din yung ating mga iba pa. So, may onion, garlic, and then yung bay leaves, at saka yung ating, ano nga ba yun? Paminta. Pamintang buo. Ayan. So, naglagay din pala ako ng 1 cup ng water. Then, syempre, after nyan, tatakpan na natin yan. Ipapakuluan lang natin yan. So, dito na nga, guys. So, nagpapainit na ako dito ng mantika. So, ipipirito lang natin yung potato. And then, right after nun, yung ating carrots naman. So, okay na nga natin potato. So, transfer lang natin siya sa strainer para matanggal yung excess na oil. And then, lalagyan na natin yung ating potato dito naman sa ating mantika. Ayan guys, so tapos na rin yung ating carrots. So, lagay din natin yung sand at yung strainer. And then, set aside lang natin yan. So, mamaya natin yung gagamitin pagka okay na yung ating niluluto. So, ayan na nga. So, after mga 10 minutes to 15 minutes, okay na yung ating pork. So, hindi naman natin siya papakuluan ng masyadong-masyado. Siguro pagka first whistle lang. Mga third whistle, ganyan. So, ayan dito nga sa ating kawali. So, ayan, naglagay na nga ako ng garlic pala. Garlic, sorry. Ayan. So, ang tagal naman niya, maluluto na yung sansi. Andiyan yung kapal. So, pagkatapos nga, syempre, ng garlic, lalagyan natin din yung ating onion.
So, matapos na nating halu-haluin yung ating garlic and onion, ta-transfer natin dito yung ating butong-butong ribs. Ayan, butong-butong na nga, ribs pa. Ayan, so basta transfer lang natin siya. So, remove lang muna natin yung sabaw niya, sabaw talaga. Yung stock pala niya, ayan. So, remove lang natin yan. So, halu-haluin lang natin ng konti. And then, mamaya naman, ilalagay din natin yung stock ng ating pinakuluan na... So, syempre, parang adobo nang yan, pinapakuluan. Ayan. Pero, syempre, lagay din natin yung mga pampalasa natin dyan. Naglagay na ako ng MSG. And then, lagyan natin ng magic sarap. So, yun nga guys. So, after natin mahalo-halo yan, so, naglagay din ako ng konting stock lang. So, konti lang ilagay natin. Hindi naman natin lalagay lahat. Depende yan sa amount ng ating ribs o ating buto-buto. Ayan. So, ngayon, ilagay ko na rin yung ating tomato sauce. Ayan. So, tomato sauce yung ginamit ko. So, pwede rin tomato paste. Mas thick nga lang yung gamitin yung tomato paste kesa sa tomato sauce. So, hindi pa nga ako nasiyahan. So, inad ko pa at nilagay ko na lahat-lahat. Ayan. So, matapos ko siyang pakuluan ng konting-konti pa. So, nag-add lang ako ng 1 tablespoon ng sugar para mag-balance lang yung lasa. So, ayan guys. So, lalagyan na din pa natin yung ating green peas. Then, syempre, continuous lang natin yung pagpapakulo sa ating dish. At ayan nga guys, so yung pagkakataon natin para ilagay yung ating bell pepper and then yung ating potato and carrots. Then syempre, papakuluan pa natin yan ng konting-konti na lang guys at matatapos na rin yung ating niluluto. Ayan,
At this moment, guys, so nakikita nyo naman na okay na yan. Pero papakulaan lang natin ng konti para mag-incorporate pa yung lasa ng ating pork ribs at fritada. And so, after 11 minutes ng premiere ko, ayan na nga yung ating finished product ng ating niluto for today's video. So, ayan. Thank you for watching, guys. Stay tuned for my next cooking series. Ayan. Shout out everyone. Shout out sa mga team ko dyan. God bless you all.